Hi guys, welcome to our latest video. Pag-uusapan natin, PBA is back. Nagbabalik ang PBA, better than ever. Napakaganda ng bagong arena setup ng PBA na ginamit nila at inintroduced from the FIBA World Cup. Very classy, PBA is really back. Pag-usapan natin, Rookie of the Year, Most Improved Player, Mythical 5, and of course, the MVP, and of course, the first game ng 48th season ng PBA, TNT Tropang Giga, laban sa Magnolia Hotshots. Pero bago natin simulan ng mga usapang ito, huwag niyo munang kalimutang pindutin yung subscribe button at notification bell. Ganun din, pakifollow ang ating Facebook page na Chief Kratos. And of course, guys, 1xBet, buhay na naman ang PBA. Mapapanood niyo ang lahat ng laro dito kung medyo namumroblema kayo sa coverage because maraming nagre-reklamo about the A2C coverage ng PBA. Mas malinaw daw nung nasa TV5 pa sila. Guys, 1xBet, mapapanood nyo din sila. Pindutin lang ang link na nasa ating description box at i-input ang KRTS promo code. Libre ang pagre-rehistro. Ari pa kayo magkaroon ng up to 6,000 pesos bonus on your first deposit. Pwede nyo gamitin sa mga pagtaya kung nais ninyo. Pero syempre, lagi kong pinapaalala. Family first, gamble responsibly. Rookie of the Year, Mythical First Team, Most Improved Player, and of course, the Most Valuable Player, pinag-uusapan patuloy na pinagdedebatihan in the social media. Junmar Fajardo got his 7th Most Valuable Player against his closest rival sa 47th season na si Scottie Thompson. Ano ba ang ating reaction dito? May mga nagtatanong sa inyong lingkod kung sino ba para sa akin ang MVP. Kung deserving ba si Junmar Fajardo o mas deserving si Scottie Thompson? Pag-usapan muna natin Rookie of the Year. I will be straightforward. Para sa akin, Ato Ular should have awarded that Rookie of the Year. He led the statistical points against the eventual winner na si Justin Arana. Kasama dyan si Brandon Rosser, nandyan din si Tyler Tio. And to wrap up the candidates for the Rookie of the Year, panghuli dyan na napasama ay si Gian Mamuyak of Rain or Shine, Elasto Painters. But Ato Ular para sa akin, instead of Justin Arana, should have won the Rookie of the Year. He won the statistical points at ito rin naman ang issue para sa ilan, para naman sa most valuable player. So kung pagbabasihan ang statistical points kagaya nga ng pinagbasihan ng mga voters from the media, kasama na dyan ang mga PBA players kung kanilang pagbabasihan ng statistical points, very slightly, I will favor Ato Ular over his closest rival and eventual winner na si Justin Arana. Of course, Mythical 5, marami ang naghahanap kay Mikey Williams. Maraming nagsasabi, Mikey Williams should be included in the Mythical 5 or PBA First Team if you will. Pero ang sistema ng pagkuha ng Mythical First Team or All PBA First Team ay dalawa ang manggagaling sa guard positions, dalawa ang manggagaling sa forward position at isang sentro. Ito ang All-PBA First Team, ganito rin kinukuha ang All-NBA First Team. So para sa akin, ang nangyari about Mikey Williams, although he also deserved, kung mapapasama man siya in the PBA First Team, sino ang magrereklamo? Mikey Williams, he was once the best player in the PBA and that is the 47th season. Ang problema, wala nga dito ngayon si Mikey Williams para maglaro ulit sa TNT Tropang Giga. But this is 47th season awards, so Mikey Williams, they have a valid point. Dapat kasama si Mikey Williams, pero ganito nga po ang sistema. Dalawang gwardiya, and it so happened that in the statistical points, naunahan ni Scottie Thompson at ni CJ Perez si Mikey Williams in the 47th season. So no questions asked. Ganito po para malinawan ng iba na naghahanap kay Mikey Williams. Dalawang gwardiya, Scottie Thompson and CJ Perez got that spot over Mikey Williams. So malinaw na tayo sa Mythical 5. Naibigay ko na rin ang para sa akin, dapat nanalo ng Rookie of the Year natin against Justin Arana. Napakaganda rin nang ipinakita ni Justin Arana, but Ato Ular, para sa akin, he deserve to be rewarded higher than the reward na nakuha ni Justin Arana. Pag-usapan natin ang most valuable player. Bago natin pag-usapan ang unang laro natin ng puka ng Magnolia Hotshots at TNT Tropang Giga. Most valuable player, marami nagtatanong sa inyong lingkod. Tama daw ba na nanalo ng most valuable player si Junmar Fajardo over Scottie Thompson in the 47th season? Matagal ko nang ipiniliwanag ito. Hanapin ninyo sa ating mga nakalipas na video. Para sa akin, at nasabi ko in that video, ang maglalaban talaga dito, Junmar Fajardo and Scottie Thompson. So ito nga ang nangyari, Junmar Fajardo edge Scottie Thompson at kanyang nakuha ang ikapito, Susmiyo, pangpito na pong MVP ni Junmar Fajardo. Best player ever in the PBA, hands down, it's Junmar Fajardo. Wala ka nang hihilingin pa kay Junmar Fajardo, he's a very very good player, he's so dominant.
He is so valuable for his team. He is so valuable for the PBA. He is the long-time face of the PBA at nagawa ito ng tama ni Junmar Fajardo na bitbitin ang PBA at i-represent sa lahat ng mga PBA fans. But ito ang sinasabi ko. Para sa akin, the 47th season belongs to Scotty Thompson. My MVP is Scotty Thompson. Junmar Fajardo, hands down, he's the best player in the history of the PBA. Pero kung pag-uusapan is 47th season, although lamang si Junmar Fajardo, sa statistical points over Scotty Thompson, para sa akin, the 47th season belongs to Scotty Thompson. He played the whole season, he led Barangay Ginebra in the Commissioner's Cup Finals, lalong-lalo na historic championship against Bay Area Dragons, he led Barangay Ginebra in the Governor's Cup, and they reached the finals. Natalo sila sa TNT Tropang Giga, but still, Scotty Thompson, he showed that he can carry his team playing the point guard position, not his natural position. This is how valuable Scotty Thompson for Barangay Ginebra in the 47th season. And the 47th season, ang ating pinag-uusapan, Junmar Fajardo, he missed some games. San Miguel Beermen, they missed a finals appearance. Again, nothing against Junmar Fajardo, but if we will talk about the 47th season, it should be belong to Scotty Thompson. So that is my take and my vote for the most valuable player for the 47th season. Matagal nyo naman sigurong alam ito that I chose Scotty Thompson, pero pinili ng media si Junmar Fajardo. Nothing against Junmar. Alam naman natin pag MVP ang pag-uusapan, laging nandyan si Junmar Fajardo. But what I'm saying is, votes from the media, hindi sana laging statistical points ang pinag-uusapan. Dahil kung laging statistical points ang pinagbabasihan, sana si Renato Ular ang nanalo ng Rookie of the Year. Sana hindi na natin pinag-uusapan si Nelson Asaitono na dapat napasama sa greatest players of the PBA dahil nanalo ng MVP. Dahil si Nelson Asaitono, pinagkaitan ng most valuable player kahit palaging nangunguna sa statistical points. So parang medyo subjective ang nangyayaring botohan from the media, because sometimes they are looking at the statistical points, sometimes they are looking at the intangibles. And if intangibles ang pag-uusapan, hindi magkukulang si Scotty Thompson dito. But again, nothing against Junmar Fajardo. He deserve it. But I think for the 47th season, must deserve na manalo at makuha ni Scotty Thompson ang most valuable player. But congratulations, Junmar Fajardo, for the 7th most valuable player. I'm sure your mom is very, very happy and looking at you from the heaven and very, very proud of you. Now, pag-usapan natin the opening game of the 48th season ng PBA, ang Magnolia Hotshots at TNT Tropang Giga. Tinalo nga ng Magnolia Hotshots ang TNT Tropang Giga. From the beginning, hindi pinaporma ng bataan ni Coach Chito Victolero ang bataan ni Coach Jojo Lastimosa. The final score is 110-102, pinamunuan ni Tyler Bay, 31 points. Marami ang nagsasabi parang malambot daw si Tyler Bay, pero nung fourth quarter nagpakita ang import na ito at pinamunuan ang Magnolia Hotshots laban sa TNT Tropang Giga. Mark Baroka, 19 points, and Polly may 17 points. Itong dalawang ito ang talagang nagpahirap sa TNT Tropang Giga from the beginning before Tyler Bay took over the game, kasama sina Ian Sanggalang at Aris Junicio na parehong nagtala ng 9 points para sa Magnolia Hotshots. Ron De La Rosa, 8 points. James Laput may 8 punto, sa bigger role na ating nakita from James Laput na ibinigay sa kanya. And we can expect that James Laput will have this role moving forward para sa Magnolia Hotshots. Gio Halalon, 5 points, pero grabe, every time that Gio Halalon is on the basketball court, hirap na hirap ang TNT Tropang Giga na maibaba ang bola. Grabe, dumipensa si Gio Halalon para sa Magnolia Hotshots. TNT Tropang Giga, pinamunuan of course. Quincy Miller may 37 points and Calvin Optana may 28 points. But the problem is, they cannot do it alone. The duo of Quincy Miller and Calvin Optana, kitang-kita natin sa laro against Magnolia Hotshots, that they cannot carry TNT Tropang Giga against those teams. Magnolia Hotshots, Barangay Ginebra, San Miguel Beermen, Meralco Bolts, maaaring malusutan nila yung mga nasa bottom half ng mga koponan. But against those giants na aking nabanggit, mahihirapan ang TNT Tropang Giga kapag si Quincy Miller at Calvin Optana lamang ang kanilang sasandalan. Kelly Williams may 14 na puntos, Matt Canuelas Rosser may 6 na puntos, but Jason Castro and Glenn Cabuntin with 5 points and 4 points sila dapat ang magpakita sa TNT Tropang Giga in their next games. TNT Tropang Giga, they need some help from their locals, because alam naman natin, Quincy Miller and Calvin Optana, given na yan. But here in the PBA, napakatatalino ng mga players, napakatatalino ng mga coaches, and if you have only 2 players who will carry your team, napakadaling matcheck ng iyong koponan. So Quincy Miller and Calvin Optana, they need help from the other guys of TNT Tropang Giga. Napakaganda ng PBA, the lightings and everything. Sobrang classy na para tayong nanonood ng FIBA World Cup.
Others are having a problem with the reception sa A to Z. Sana maayos ito ng A to Z para mas maihatid pa natin sa mas maraming mga manonood ang napakagandang innovations ng PBA sa kanilang mga laro. Mapakadami pa ang ating mapapanood at PBA, kitang-kita natin, buhay na buhay. Let's enjoy all the games sa ating paboritong liga. Angat ang laban, ang PBA. Before I end this video, nais ko munang batiin si G. Scotty Lohera na magbe-birthday sa November 12. Sana magkaroon ka ng napakasayang kaarawan. G. Scotty Lohera, happy birthday sa iyo on November 12. Shoutout sa iyo at sa iyong buong pamilya.